Hey, what's up? Ako nga pala si BT. Yep, nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron po tayong panonoodin na isang video. Ito po ay balita na nagmula kay Banat News TV. Ayan, sa lahat po ng hindi pa nakakabisita sa channel ni Banat News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo sa channel ni Banat News TV. At hindi na po natin pagtatagalin at sabay-sabay na nating papanoorin at bibigyan ko ng reaksyon ang hatid na balita ni Banat News TV. Pasok! Ang Pangulong Marcos ay pangungunahan daw muna itong ceremonial opening ng Bangsamoro Transition Authority Parliament ngayong linggo bago tutulak sa Estados Unidos para naman dito sa UN General Assembly. Pinagagana ngayon ng Palasyo Malacanang ang time management para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil importante ang mga lakad ng Presidente, lalo na at may napipintong aktibidad sa Estados Unidos para dito sa... Ayan o, nagiging busy na ang ating mahal na Pangulo na si PBBM. Ayan. UN General Assembly kung saan na inaasahan din na magiging bahagi siya. 20 yung pinakang schedule na nakalaan dito kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Pero by weekend, inaasahan nga na lilipad na ang delegasyon ng Pilipinas patungo sa Estados Unidos. Pero kinakailangan muna daw na asikasuhin ng Presidente yung Bangsamoro transition process. At ito ay magaganap 15. So yan ay bukas yung scheduled at personal na tutunguhin ng Pangulo ang naturang aktibidad dyan sa bahagi ng Mindanao. Layunin naman nito na matiyak niya na smooth sailing ang proseso ng transition para dito sa mga development dyan sa parte ng Mindanao at imomonitor pa rin kahit mga may iba pang aktibidad ang chief executive sa labas ng ating bansa. Kaugnay pa rin ng importante ring bagay na kanyang mga dadaluhang aktibidad. Pero hindi pa rin nauubos pong mga pagbati, buhos ng pagbati kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At isa nga sa naging agaw pansin maliban doon sa aktibidad sa Palasyo Malacanang nitong nakalipas na gabi para i-celebrate ang kanyang birthday ay yung mismong isinagawang manyanita. Medyo kakaiba pagka napapakinggan yung manyanita, may mga naalala yung ilan sa ating mga kababayan. Pero itong manyanita ay inihandog ng Presidential Security Group kaya tuwa naman ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan ha, may inihahandog na manyanita. Baka naman yung mga kumikritisize kay PBBM, pati yung manyanita gawa ng issue. Rito, ating pakinggan ang ilang bahagi ng naturang manyanita. I cannot think of a better way to start the birthday. Naalala ko, matagal ko nang hindi nakita ang manyanita, but I remember this very, very well. From our time here in the palace and my time in the military, this is a very grand tradition that we have always followed, and I'm very happy to be here and receive your greetings for my birthday. Thank you very much. And thank you all for getting my birthday started off to a very, very good start. Yan ang naging pagtanggap ng Pangulo doon sa manyanita. O, yung parang harana yan ng mga sundalo para sa kanyang ika-65 kaarawan. At 65 na si PBBM, no? Sana stay strong, PBBM. Ayan. Sana humaba pa ang iyong buhay sa mundong ito. At ikaw na lang ang maging Pangulo hanggat buhay ka. Diba, mga katunay? At Bombo Gerald, inihandog naman yung regalo na Barong Tagalog. Alam natin, paborito ng Pangulo ang pagsusuot ng Barong Tagalog. Kaya ito rin yung regalo ng mga nagbabantay sa kanya, itong Presidential Security Group. Ito ang nakakagulat. Hindi prioridad ni President Bongbong Marcos Jr. na palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport o Naia ayon pa sa Pangulo. I have not actually thought about it, sabi ni President Bongbong Marcos Jr. Sa isang eksklusibong interview sa Tony Talks YouTube channel ni Tony Gonzaga nitong Martes, September 13. Will we are known around the world as MIA Manila International Airport? Ayon pa sa kanya, I have no strong feeling about it. I mean, if people want to rename the airport, and if we get public support for it, then yes, go ahead. It's really not a priority. Ayan ang mga katunay ha. Ika nga ni PBBM ha, kung gusto talaga ng mga tao na palitan ang Naia ng MIA, talagang susundin ni PBBM kung ano ang gusto ng mas mga nakakarami. Yan ang maganda sa ating Pangulo. Hinihingi niya yung opinion ng mga tao
'di ba? Hindi siya agad-agad nagpapatupad ng kung ano-ano dahil importante pa rin sa kanya ang opinyon ng bawat tao. So, kayo mga katunay, 'di ba? Pabor ba kayo na maging Naia ang Naia? Ako, pabor ako diyan na maging Manila International Airport muli. Dugtong ni Tony. So, yun na nga po mga kababayan. Galing po yan sa bibig ng ating mahal na Pangulong Marcos. Kung gusto ng mga tao na baguhin ang pangalan ng Naia, ay pwedeng-pwede. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, sang-ayon ba kayo o payag ba kayo na palitan ang pangalan ng Naia at gawing Manila International Airport? Pwede. Paki-comment naman sa baba mga kababayan. Samantala, pakinggan po natin ang opinyon ni Mig Subiri at Attorney Larry Gadon patungkol sa balitang ito na palitan ang pangalan ng Naia to Manila International Airport. Gawin na lang natin Manila International Airport. Gawin na lang natin sa original name. If no one will agree on a particular family name, kasi syempre, yellow against red na naman yan. At neutral na lang tayo. But I leave it to the discretion of my colleagues. I can't make a comment. Sir, but should we encourage proposed bills that would, you know, revive sour relationships? We cannot prevent any senator from filing any bill or any congressman from filing a bill. That is the right of any senator or any congressman to file a bill. I remember that there was I do not know what congress that was, fifth or sixth congress, my congressman, I don't know, fact check now, but this is right. But the rumor or the legend was, my congressman na nag-file, napagbawalan daw yung mga bagyo. To ban typhoons now from entering the Philippines. So, narinig yun eh, di ba? May congressman daw dati na, or senator rin, may nag-file na i-ban daw yung mga bagyo. So, some ridiculous bills, there are bills that are really ridiculous, but we can't prevent any member of Congress and the Senate to file this measure. Sir, isa na lang yung sa meeting kahapon. Just a quality, yeah. Kaya nga may committee hearings tayo, may proseso yan. Para makorrect natin yung deficiencies, makorrect natin yung infirmities, especially constitutional infirmities. And that is why we have the committee system. Kaya nga po nag-debate po tayo. Kaya yung mga ridiculous bills na yan na binanggit ko, yung banning, yung typhoons na talagang kalupuhan, those things will never fly, those things will never pass. But I just want to stress this. We have no right to stop anyone from filing an infringement. Sir, kahapon lang, pwede malaman, bakit po magkahiwala yung failure block dun sa block ninyo sa gabi? Bakit po hindi isang nangiintriga? Dahil sa bakit hiwalay, SP? Hindi naman, they wanted to propose, kasi may mga request ng mga memberships sa committees, change of committee membership, chairmanships, and they wanted also some vice-chairmanship posts. So, gusto po nila muna ibanggit sa akin bago yung take up sa mas malaking grupo, and then para magkakaroon po kami ng second meeting with me, Ma'am Cynthia and Ma'am Aini, hopefully early next week we might meet again or hindi pa rin early next week. So, yan po kami na plano. Para maano na talaga lahat ng mga maliliit na lang to. Maliliit na gusot na lang. And I think maayos na po namin ito. We can start working. We can start working for the good of our people. Kailangan nito para sa bagong Congress. Sir, may It's being frowned upon by the majority of the members. Kasi, at this point in time, I wouldn't comment, but it's not yet agreed upon. There was part of the recommendations was one of those, create new positions in the Senate. So sabi ko, pag creating new positions in the Senate, ay baka mahirapan tayo. Kasi, nang pinagay ko kanina, let's maintain the rules and traditions of the Senate. As much as possible, we shall honor the time-bound traditions and rules of the Senate. Kasi, ito po yung mga rules and traditions of Senate from long ago, no? Even before the 87th Constitution. So, wala pa kaming agreed upon there. What we agreed upon though is the creation of deputy majority floor heaters.
So there will be a senior deputy majority floor leader and a majority. Third senior. A majority floor leader, senior deputy majority, dalawang senior deputy majority leader. Sir, who will, sir? I know Senator JD is one, and we're reserving the other. We're still deciding who will be another. Kasi kailangan din ang tulong ni Senator Joel. Ayan, ha, nakikinig lang tayo. Hindi basta, God forbid, kung nagsip ang COVID, wala po tayong majority leader. Sang-ayon ako sa panukala na palitan ang pangalan ng Naia. Ayan, ang ating next senator, si Larry Gadon, si attorney. At ito ay inihain ni Congressman Teves sa mababang kapulungan. Pero hindi ako sang-ayon na ang ipalit na pangalan dito ay Ferdinand Marcos International Airport. Tama, no? Kasi ako, kahit ako noon dati sinabi ko, maging Ferdinand Marcos, sang-ayon ako. Pero ngayon, mas maganda na lang na ibalik na lang sa MIA, sa Manila International Airport, kasi magkakaroon pa ng ano yan ng issue, 'di ba? Yung sa sinabi nga ni Senator Subiri, magiging issue pa yan about do sa red and yellow, 'di ba? Mas maganda na lang Manila International Airport. Sapagkat ito naman ay self-serving para kay President Bongbong Marcos at hindi rin niya siguro ito sasang-ayunan. Sapagkat halatang-halata naman yun na pamumuliti kayon. Kung matatandaan, noon pang 2017 ay ako ay nag-file ng request sa Congress na kung pwedeng palitan na yung pangalan ng Ninoy Aquino International Airport at ibalik ito doon sa talagang orihinal at tama niyang pangalan, ang Manila International Airport. Yes. Sapagkat ito ang ating international gateway. Yes. At ang pagkakaalam din ng mga ibang bansa at mga dayuhan, ang pangalan talaga nito ay Manila International Airport. Yes. Kaya kung ito man ay papalitan, kung itong Naia ay papalitan, sana ay gawin talaga na Manila International Airport. Tama. Ako ay naghain na ng petition dyan sa Kongreso noon 2017. Copy furnished ang Senate at ang Office of the President. At ako rin ay naghain ng petition sa Supreme Court na ibalik ang pangalan ng Manila International Airport at gawing illegal ang batas na nagpalit ng pangalan nito sa Naia, sapagkat noong panahon na yon ay 4 na taon pa lamang na namamatay si Ninoy Aquino. At sang-ayon naman sa National Historical Institute, ang paglagay o paggamit ng mga pangalan sa mga institusyon ay dapat ay 10 taon nang namamatay. At dapat ay exceptional yung karakter at may naitulong talaga sa bansa. Oh, ha? Galing ni Atty. No? Hindi kayo mananalo dyan. Idol ko yan. Eh, si Ninoy naman ay hindi naging presidente, hindi rin sa totoong hero. At wala naman siyang meaningful contribution sa bansa. So bakit ilalagay ang pangalan sa kanya? Talagang yun ay halatang pamumuliti ka lamang upang magkaroon ng advantage ang pangalang Aquino. Kaya nilalagay nila sa airport, sa pera, hospital, kalye, eskwelahan, upang yan ay magkaroon ng political advantage. Kaya dapat, kung ibabalik man ang pangalan, kung papalitan ng pangalan ng airport, dapat ay Manila International Airport. Tama. Ayon, at ating natunghayan, no? Ang balita na nagmula kay Banat News TV. Ayon, salamat sa balitang ito. Tama naman talaga na maibalik sa Manila International Airport. Para sa lahat kasi yan, no? Para sa lahat ng mga mamamayang Pilipino ang Manila International Airport. At hindi na yung sa Ninoy Aquino International Airport, kasi tama nga naman si attorney na pamumuliti ka lang yan, kasi hanggat naaalala mo, nakikita mo yan, no? Parang, huy, maaalala ko, Aquino, ganun, di ba? Ganyan. Kaya, pabor ako dyan. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!